Amelia. Ma, I'm sorry sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Everyone, can you excuse us? When you were a little girl, you used to be so amazed. I was always able to read your mind. Kahit na ngayong doktora ka na, most of the time, nababasa ko pa rin ang nasa isip mo. At ang nababasa ko, you always think of the welfare of your family. Laging nasa isip mo yan. Yan ang driving force mo for everything you do. You know what? Hindi lang naman ang isip mo ang nababasa ko, kundi pati ang nasa puso mo. Pakiramdam mo na hindi ko nakikita ang mga effort mo para sa negosyo. You're so wrong. I appreciate everything you do. Thank you, ma'am. Look at you now. Magaling na doktor, magaling na negosyante. Mas magaling ka pa sa akin. Pero hindi ko naman mararating ang narating ko kung hindi dahil sa'yo. Ikaw nga eh. Napagsasabay-sabay mo lahat. Our business, our family, our profession. But you know, I haven't spent as much time with my apo as I should. At tumatanda na ako. I don't want to be an absentee lawyer sa kanya. But you sure do spoil him a little. But I don't see any problem with that. Amelia, listen. I am retiring. What? Sa bahay na lang ako. I'm passing the baton over to you. Ikaw na ang mamamahala ng ospital, ng mga negosyo. No one is more than qualified or competent to fill in my shoes as you. Ako? Thank you, ma. I'll make sure that I'm going to make you proud of me. I'm already very proud of you, anak. And I know you can do better than me. Sigurado ka na, alala mo? Oo, wala. Celine, delikado yung plano mo. Walang mangyayaring masama sa akin, Emman. Celine, mainit ang mata nila sa'yo ngayon. Hindi. Hindi na nila ako paghihinalaan. Okay na kay ni Anton? Oo. Napag-usapan na natin to. Layuan mo muna sila. Hintayin muna natin lumabas yung totoo. Baka mamaya, pag nalaman ni Anton yung ginagawa mo, saktan ka na naman niya. Hindi, Emman. Nangako siya, hindi na niya ako sasaktan ulit. Celine, pinaparinig niya sa'yo yung gusto mong marinig. Huwag kang nagpapaniwala dyan. Tsaka, ano to, Celine? Mag-undercover ka ulit? Papapaniwalain mo sila na okay na ulit lahat? Hindi mo naman na kailangan dikitan yung pamilyang yan, eh. Maliban na lang kung mahal mo pa si Anton. Sana na lang talaga mali ang hinala natin. Alam mo, sana tama yung hinala natin para maging okay na talaga kayo ni Emman. At saka, siyempre, para may managot na talaga dun sa mga nangyari. Paano bukas, Caloy? Samahan mo ako, ha? O, basta pag nakita ko yun, alam ko yun. Kabisado ko naman yung pasikot-sikot sa lugar na yun. Ayos. Amelia, huwag kang mag-alala. Wala akong pinangako na hindi natupad. Thank you so much, Leo. Alam kong malaki na ang nagawa mo para sa akin at saka para sa pamilya ko. Even at the danger of jeopardizing your reputation. I promise, it won't. Alam ko rin naman ang lahat ng pinagdaanan mo
At lahat ng pinaghirapan mo para maabot mo ang posisyon mo. Kaya sigurado ako na hindi mo rin pababayaan na masira ang reputasyon mo. You know, I'm not only doing this for my own sake. Ginagawa ko rin to para... Good evening, ma'am. I'm here to see my husband, General Chavez. Clarissa, anong ginagawa mo dito? I was just about to ask you the same thing. Anong ginagawa mo dito? Are you here with your mistress? Clarissa, nandito ako para sa trabaho. Umuwi na tayo. Paano mo ba nalamang nandito ako? I'm not as helpless as you think, Leo. Sino ang kasama mo dito? Clarissa, please, huwag dito. Halika na, umuwi tayo. Halika na. Bakit? Bakit nahihiya ka ba na malaman ng lahat ng tao na may kabit ka? Please, come on. Let's go. Clarissa? The truth. Andidito kami ng asawa mo. Dahil pinaplano namin ang surprise birthday celebration mo. Tinawagan ako ni Leo. Gusto niya raw kasing gawing espesyal yung birthday celebration mo. Right, Leo? Yan. Alam mo naman kasi na hindi ako sanay magbuo ng party. Kaya tinawagan ko si Amelia para humingi ng tulong sa kanya. Well, it was supposed to be a surprise. Well, hindi na ngayon. Kasi alam mo, Clarissa, itong asawa mo ayaw niyang ipaalam. Isang gusto niyang bumawi. Because he knows that he's been busy of late. Sa dami ng ginagawa niya. At alam niyang wala na siyang oras sa'yo. So he wanted to make your birthday celebration special. So you see, Clarissa, it's still all about you. Is this true, hon? Yes, honey. I'm sorry. I'm sorry, hon. Okay ka na. You want some wine? Yeah. Okay, let's order some wine. Waiter. I'm sorry. Diyan na, Arnold, kung hindi na namin sa'yo nasabi kagad. Siguro ang mas importante, alam mong mahal ka namin. Where are my parents? We never knew them. Nakita ka namin sa labas ng ospital. Someone left you there. Sinubukan namin hanapin ang mga magulong mo, pero wala talaga. You're telling me not to look for my parents? Dahil ako na ang totoo mong magulang. Ako na ang mama mo. Kami ang totoo mong pamilya. When I first held you in my arms, I immediately felt that you are my son. I'm sorry, anak, we lied to you. Pero tandaan mo, anuman ang mangyari, kahit ano pa ang malaman mo, mahal na mahal ka namin. Okay lang ba kayo dito? I'll be okay, Anton. Apektado ka ba talaga? What do you mean? Hindi ko kasi alam kung nagpapanggap ka lang o totoo yung mga sinabi mo kanina kay Arnold. I never thought it could come to this. Malalaman ni Arnold na hindi siya tunay na anak.
Hindi ko rin akalain na mamahalin mo siya ng ganyan, Ma. As much as I'd like to pretend or to shut off my feelings for Arnold, mahirap. Hindi ko maiwasan maging ina. Ginawa ko ang lahat para alagaan siya. Para siguradong ligtas at laging mapoprotektahan siya. Kaya ng ginawa ko sa inyo ni Amelia. Pero mahirap burahin ang pagmamahal na buo ko para sa kanya. Pero Ma, meron tayong usapan, di ba? Hindi natin pwedeng mahaling si Arnold. Dahil pag dumating yung alam panahon. Alam ko. Mahal ko si Arnold. Mahal, mahal ko si Arnold. Pero mas mahalaga ka sa akin. Alam mo yan, anak. Higit pa sa buhay ko. Text ni Celine. Oo nga, kailangan natin siyang hintayin bago tayo makakilos. Okay lang ba kayong dalawa? Okay lang kami. Sam, masama pa rin yung loob mo sa akin dahil sa nangyari kagabi. Sorry. Pero ayaw kong isipin na hindi ka importante sa akin. Ayoko rin naman masira yung pagkakaibigan natin. Pagpasensya mo na rin ako, ha? Masyado akong nag-emote kagabi. Baka masyado akong nagiging demanding soon. Pero kalimutan muna natin yun. Ang importante, matupad ko yung pangako ko sa'yo. Sleep. Buti dumating na kayo. Ayos yun habang wala pang masyadong tao. Sigurado ba kayo? Kaya nyo? Pwede ko kayong samahan para mas ligtas. Hindi na. Nahawa naman ako sa tapang mo eh. Kasi paalam ko, nandito lang kayo. Tsaka nandito naman ako. Ay, nga eh. Andiyan ka, kaya lalo kami kinakabahan. Brad, kung magalala, hindi ko pababayaan si Celine. Tara! Celine! Kapag may nangyari, nandito lang kami ni Sam sa labas, ha? Nakuha lahat ng mga bata. Lahat sila nagkaroon ng sponsor. So make sure that they're ready for harvest next month. And I have an immediate meeting tomorrow. Yes, Doktora. Thank you. Nalabas ko ulit. Tapos... I'm sure you all know how it works. A new batch of children is ready. Of course.
for the right price. Diyos ko, Caloy, paikot-ikot lang tayo! Hindi man natin nahuling buhay si Gomez, pero ngayon patay na siya. Siguradong tapos na ang operasyon ng mga sindikato. Ano mo, tama lang na sinarado na natin ang kasong to. So we can move on to other cases. Pero hanggang may kliyente sila, hindi sila titigil. Kaya hindi rin natin silang dapat tigilan. Marami pang miyembro ng sindikato na hindi natin nahuhuli, lalo na yung malalaking taong nagpupondo at nagpoprotekta sa kanila. Besides, tuloy pa rin ang investigation ni Agent Agoncillo kung may foul play ang pagkamatay ni Dr. Josephine Gomez. Base sa tama ng bala, kaduda-dudang nagpakamatay nga siya. But look at this. Itong statement ni Vergara. The mastermind is dead. Let's just leave it at that. Marami pang loose ends, Leo. Maliban sa investigation ng suicide ni Gomez, kailangan pa rin nating malaman kung may koneksyon nga ang mga Hernandez sa sindikato. Ako lang mismo ang kumausap sa kanila. Ako na rin ang nagsasabi na wala silang koneksyon sa kasong ito. Pero Leo... My decision is final! This case is closed! Gawa niyo dito? Ano? Dinala namin si Caloy. Sumakit yung braso niya. Naalala mo yung aksidente niya dati. Sinong doktor yung tumitingin sa kanya? Bakit? Si Dr. Montesilio. Sana maging okay na si Caloy. Emman, nagkausap na kami ni Celine. Nagkaayos na kami. So sana... Kaayos na rin tayong dalawa. Kasi yan sa mga nangyari. Limutan mo na yan.